5 linggo pagkatapos ng panganak na isang ina ay natagpuan ng mga doktor ang isang nakakatakot na hindi pa napanganak na bata na lumalaki sa loob ng kanyang tiyan. Paano ito nangyari? Bakit hindi ito nakita ng mga doktor noon pa man? Ano ang mga dahilan kung bakit ito nangyari sa isang babae na nagdadalang tao? At bilang isang ina, ano kaya ang iisipin mo matapos mong malaman na may isa pa palang sanggol ang namumuo sa loob ng iyong tiyan? Para lubos nating maintindihan ay ating alamin ang buong kwento ni Lian Crowley, 38 years old na mula sa Kent, England. Halos lahat sa atin na mag-asawa ay lubos na masaya at labis ang kaligayahan kapag magkakaroon na tayo ng isang anak, lalong-lalo na ang isang ina na siyang nagpapakahirap. Ngunit tila kabaliktaran ang sinapit at nararamdaman ni Lian matapos itong manganak. Imbis labis na maglak ay trauma ang kanyang nararamdaman matapos malaman kung bakit lagi itong nagbi-bleeding sa loob ng higit sa isang buwan. Noong December 2016 ay isinilang ni Lian ang isang sanggol at pinangalanan ito na Louie. Subalit nang ipinanganak niya ito ay parang hindi ganun kaganda para sa kanya gaya ng dapat na mangyari. Salip lumabas ang batang ito na kulay abo at halos hindi na mabubuhay pa. Kaya naman kinuha ito ng mga doktor at dinala sa antenatal unit. At doon isinagawa ang pagsusuri sa bata at dito ay natuklasan na ang bagong panganak na ito ay nawalan ng maraming dugo habang nasa sinapupuran ng ina. At ayon pa sa isang artikulo ng Daily Mirror, noong 2018 sinabi rito sa kanila ni Lian, hindi eksakto alam ng mga doktor kung ano ang nangyari, ngunit naisip nila na dumudugo ang bata sa pamamagitan ko. Hindi namin alam ang lahat sa oras na iyon, sabi ni Lian. Dahil dito ay nag-iwan ito sa kanya ng trauma para sa kanyang sanggol na nakipaglaban upang mabuhay. At bilang resulta, gumugol siya ng 3 higit pang mga linggo sa ospital. Sa panahong iyon, ang mga organ ni Lian ay nagsimula ng bumagsak dahil sa pagbi-bleeding na dinanas niya at ang bata naman ay nilagay sa isang incubator para sa kanyang life support at pagkatapos nito ay nilagay ng mga doktor ang sanggol sa kama upang buhayin ng may donasyong dugo. Ngunit hito pa ang mas nakakapangilabot mga kasurador, ang problema sa kanilang anak ay hindi pala doon nagtatapos ang kanilang kinatatakutan. Matapos na malagyan ng donasyong dugo, ang bagong panganak ay inuwi na ng mag-asawa sa kanilang bahay mula sa ospital. Ngunit matapos ang 2 araw na kagalakan na sa pag-akalang okay ng lahat, akala ng pamilyang ito ay tapos na ang kanilang problema. Matapos ang 2 araw, bumalik sa ospital si Lian dahil nawalan siya ng maraming dugo dahil sa pagbi-bleeding nito. Sa oras na ito ay naisip ng kanyang mga doktor na alam nila kung bakit siya nagbi-bleeding. Ito ay ang inuna ni Louie. Kaya naman nagsagawa kagad ng operasyon ang medical team upang alisin ang inakala nilang bahagi ng inuna ni Louie. Subalit matapos ang operasyon ito ay patuloy pa rin siyang nagbi-bleeding ng gitpang 2 linggo at dinala ulit siya sa ospital. Ang mga doktor ay nagsasagawa ng isa pang operasyon at dito natagpuan ang totoong ugat ng sintomas ni Lian. 5 linggo na ang lumipas at ngayon palang nalaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagdudugo. Si Lian ay nagdusa pala ng molar pregnancy, isang uri ng pagbubuntis na nangyayari kapag ang mga abnormal cells ay naitanim sa sinapupunan ng babae o ang tinatawag na abnormally fertilized egg. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang molar pregnancy ng mga babae. At bilang resulta rin ay nagpo-produce ito ng non-viable embryo. Ibig sabihin walang pag-asang mabuhay ang isang sanggol kahit pa ito ay may heartbeat sa loob ng uterus. At ayon pa sa
Ikaw, naranasan mo rin ba mabibleeding nang alas walang katapusan nung ikaw ay nanganak? Share mo naman para malaman din namin kung ano ang naging karanasan mo. Huwag ka nang mahiya at i-comment mo na yan sa baba dahil babasahin ko yan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay baka naman pwede makahingin isang like bilang pagsuporta sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang nakasubaybay sa mga bago nating video. Maraming salamat po. Ingat po kayo.